Magandang tanghali, legit Darikans. Ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po sa big announcement na siyang pinag-uusapan ngayon online, sapagkat meron pong balibalita, no? Na mayroon pong big announcement ang TVJ para po sa ating lahat. And hindi na po makapag-intay ang ilan, lalo pa't gustong-gusto atat na po ang mga legit Darikans na makauwi na po ang Bulaga sa tahanan nito or sa nagmamay-ari nito sa TVJ upang ang EET ay mayroon na pong kasama na Bulaga at makumpleto na po ang EET Bulaga sa TV5. So sabi dito, no, ng Facebook page ng Bulaga Family, big announcement. So mayroon po silang patikim dito kung ano nga ba ang ating dapat na abangan, kung ano nga ba ang mga surprises ng TVJ para sa atin pong lahat. And grabe, hindi na po tayo makapag-antay talaga kung ano man ang nais iparating nitong Bulaga Family na Facebook page. Dahil kung ito nga po ay patungkol sa trademark, malamang ay big announcement daw talaga ito. Pero ang tanong, kung tungkol po sa trademark, makakauwi ba or hindi makakauwi? Dahil parehas pong big announcement yan. Kaya yan po ang dapat nating pakaabangan. Sabi nga ni Chona Janolino Pada, so excited sa big announcement, hoping and praying talaga na mabalik na sa kanila ang titulong EET Bulaga sa legit Darikans. Sabi ni Virgie Vela Troncoso, nakauwi na siguro ang kanilang logo, ang kanilang tatak ng EET Bulaga. Mula naman kay Lynn Grimaldo Gonzalez can't wait, nakuha na siguro nila ang kanilang tahanan na EET Bulaga. So, maamoy natin dito na yung pagka-excite po ng marami. Sapagkat tayong sa mga netizens ay wala naman di umanong ibang may karapatan na gumamit ng EET Bulaga kundi ang TVJ lamang. Kundi ang may-ari nito, ang gumawa nito, si Joey De Leon na parte po ng TVJ production. So balit ang ilan naman ay sinasabi po na pupwede rin na segments ang kanilang big announcement na maibabalik na nila ang Sugod Bahay dahil alam naman po natin lahat na isa ito sa pinaka-inaabangan ng marami. Actually, ngayong Sabado, inaabangan po nila ang pagbabalik ng Sugod Bahay. And base sa update natin ay binago nila to at ang nakalagay ay Sugod Barangay, Bayanihan for All. And sure po yan, kapag bumalik po ang Sugod Bahay, ay muli pong magigising ang natutulog na dugo ng mga legit Darikans. Talagang muli pong magte-trending ang TVJ at muling mangunguna. Well, nangunguna pa rin naman sila until now, pero hindi po patuloy na babagsak ang kanilang ratings dahil may laban na ang TVJ. Kaya kung ano man ang kailangan po nila, sana po ay masolusyonan na nila, sana po ay maayos na po nila at makapagsimula na po sila. Kaya nga maaring ito daw po ang big announcement ng TVJ dahil si Paulo at Jose ay ilang araw na pong hindi natin nakikita sa TV5. Ilang araw na pong hindi natin napapanood sa EET ng TVJ. Meaning, hindi naman po sila alis ng basta-basta na lamang, no? Malamang daw po ito ay nagre-rehearse na, nag-aasikaso na, naghahanda na, para maging okay po at wala pong maging problema kapag nasimula na po nila ang kanilang Sugod Bahay. Kayo po ba pansin nyo rin na wala po sina Kuya Jose at Wally? Sabi nga po dito ng mga naghahangad na maibalik na po ang Sugod Bahay mula kay Sind Innocencio. Shout out! Sana mag-umpisa na din yung Sugod Barangay at Pinoy Henyo. Nakakamiss na segment nila na yan. Hindi lang po nakakamiss, sobra-sobrang nakakamiss po ang segment nila yan, na yan dahil yan po ang isa rin natin na may pantatapat po sa kalaban para manguna po ang TVJ, magpatuloy na manguna po ang TVJ dahil dito po talaga uulan ng papremyo. Pero ang ilan naman ay sinasabi na kaya daw pala nakikipag-usap na ang mga halos-hos sa kay Willy Revillame. Kaya siguro may usap-usapan na magiging apat na po ang noontime shows
dahil isisingit ang wawawin sa bagong Itbulaga. Yan po kasi ang naging chika ni Ogie Diaz, no? Na nakikiusap si Willie Revillame na hatiin po ang oras ng Itbulaga at ibigay po sa kanya yung 1.5 hour. Sabi nga ni Miss Ed Fernames, kaya pala nakipag-usap na sila kay Willie. Uuwi na ang Bulaga. So sana nga po ganun, sana nga uuwi na po ang Bulaga sa EAT para kompleto na po ang Itbulaga and magamit na po ng TVJ dahil yun naman talaga ang dapat po na itawag sa kanila at yun naman po talaga ang dapat na title po nila dahil si Joey De Leon ang nakaisip po noon. Sana nga ganoon po ang mangyari, no? Pero kung pagbabasihan po natin ang kwento ni Ogie Diaz, sabi po ng source niya na mula po sa Tape INC, no? Ang source daw po niya ay from Tape INC na inoferan ng mga ay inoperan ni Kuya Will ang mga halos-hos na hatiin ang oras ng Itbulaga. Kaniya ang kalahati, 1.5 hour. Pero ang mga halos-hos ang tumangke. So baliktad, no? Sa naging pahayag ni Christopher Min. Ang sabi kasi ni Christopher Min, si Willie Revillame ang tumangke. Ngayon, ang version naman ng kwento ni Ogie Diaz ay halos-hos ang tumangke kay Willie Revillame. So medyo magulo. At ang isa pang chika ay nilait-lait ni umano, or hindi naman sobrang panlalait. Mayroon daw pong binangket or pangungutiang sinabi si Kuya Will sa mga bagong host po ng Itbulaga ng TPINC na kung saan wala daw pong kalatoy-latoy ang mga ito. Kaya direktahan pong tinatanong ni Ogie Diaz si Kuya Will, ano, nalinawin yung issue nito, kung alin ba may katotohanan, yung version ng kwento ni Christopher Min o yung version ng kwento ni Ogie Diaz na sinabi ng kanyang source mula po sa TPINC. Samantala, ang bad news naman natin ay maaring hindi nakauwi ang Bulaga sa EAT. Hindi nakauwi ang Bulaga sa TVJ na maaring yon ang announcement. Kasi po pwede nga na big announcement din naman po yon about trademark. Big announcement, hindi mauuwi ng TVJ ang Bulaga. Yun ang palagay ng isang netizen na sana ay wag naman. Sana wag pong gano'n na ito yung magiging announcement. Dahil pag sinabi nga big announcement, oo, malaki nga announcement yan. Pero dahil ang TVJ po ang nagbalita or dahil Bulaga family po ang nagbalita, pumapatungkol po sa TVJ ang kanyang page, ay good news ang inaasahan ng marami, diba? Kung ano yung good news, yun yung big announcement nila. Kaya sana wag po ganito, no? Isupla po natin yan, ako, supla, 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 supla. Kaya nga ako, okay lang, no? Kahit matagalan po ang IPO sa pagdedesisyon kung sino po ang tunay na may karapatan sa paggamit ng title na Itbulaga, basta ang magiging resulta ay TVJ po. Kaysa naman madaliin, wala nang pag-aaral na gawin, tapos basta na lamang pong ibigay sa tape, diba? Mas okay na po yung matagal, basta mapapatunayan at wala pong makuhang butas na halos-hos ang may karapatan. Kailangan ay mapag-aralan ng ayos yung tipong hindi na po makakahabol pa ang mga halos-hos. Yun ang gusto po nating mangyari, na kahit matagal, basta TVJ po ang manalo sa laban po na ito. At pag nangyari yon, ay talaga magpa-party po tayo, no? And for sure niyan, paghahandaan ng TVJ, malay nyo, matuloy na po yun sa Philippine Arena. Malay po ninyo, matuloy na ang bonggang-bonggang production po ng TVJ. At the same time, ang pinaka-importante po dito ay matutuloy na po ang pagse-celebrate ng TVJ ng kanilang 50 years
sa Itbulaga dahil nasa kanila po muli ang kanilang title. So praying po para dyan at lahat po tayo ay sumuporta lamang sa TVJ. Ipakita po natin ang ating 101% na pagsuporta po sa kanila. Ngayong araw ay muli pong e-ere ang TVJ, so wag po natin kakalimutan. Alas 12 po ng tanghali ay mag-open, or alas 11 pa lang mag-open na po kayo para hindi po natin ma-miss ang noontime show ng TVJ sa TV5, at sila pa rin ang manguna sa tanghalian. So yun lang po ang update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa iba pang balita.